So yan guys, kung makikita nyo, nagwiwigil ang ating Japanese cheesecake yan. Share ko po sa inyo paano gawin. Alright, so unang-una ating mga ingredients. So nasa description po ang lahat ng ingredients. Yan, unang-una po ilalagay natin ang ating cream cheese. Okay, guys, yung cream cheese natin na ginamit ko ay Philadelphia. Okay, pwede kayong gumamit ng ibang brand pero dapat wala siyang liquid o hindi siya yung cream cheese na pinapalaman. Okay, and then melted butter. So pinadaan po natin 'yan sa mixer para maging fluffy siya, okay? Maging creamy. And then nilagay na 'yung butter, tuloy-tuloy lang po natin ang pag-aano ng mixer. Ang paddle po gamit natin diyan. All right? So dagdag natin 'yung egg yolk. Yan. Pagkatapos, dandahan po natin nilalagay ang egg yolk. Yan. Egg yolk po yung nilalagay natin. So, yung white, itinabi natin. And then, nilagyan natin ng milk. Okay? So, again, and then, nilagyan po natin ng okay, cake flour. Okay, nasa description po lahat ng ingredients. At saka mga grammings niya. Okay? Tapos ngayon, habang pinapikot natin yan, naghiwalay na tayo ng egg, okay? Yung pinagsama-sama natin yung egg, whole egg, pinaghiwalay natin yung white, okay? Yung white naman, gagawin natin merang. Tapos nilagyan po natin yan ng cream of tartar, okay? Tapos, may cream tartar na yan, pinaikot na natin sa hand mixer para makagawa tayo ng merang. Optional po yung merang. Optional po yung merang tuloy. Optional po yung cream of tartar. Pwedeng lagyan nyo ng suka. Okay? Pero kung wala kayo cream of tartar, suka na lang. So, yan na po. Habang ginagamit natin ng mixer yan, mag-add naman tayo dyan ng dahan-dahan ng sugar. Okay? Ilang timbang ng sugar? Nasa description po lahat ng ingredients. Okay? So, hanggang makapagbuo siya ng merang, tuloy-tuloy lang po natin yan. Okay? Ang egg po, tandaan nyo, hindi po siya dapat hindi po dapat siya malamig. Dapat room temp para mas mabilis po siya makapagawa ng merang. So, yun po ang purpose. Kaya nilalagay lang namin yan sa room temperature yung egg. Okay? So, tuloy-tuloy lang natin yan hanggang makapagbuo tayo ng merang. Then, habang ginaano naman natin yan, so doon naman sa kabilang mixer, tuloy-tuloy lang po ang pag-ikot nun para maging mahalo ng mabuti lahat ng ingredients. So yan, dahan-dahan po natin nilalagay yung sugar doon sa ating white egg. Okay? So yan, no? Kung mapapansin nyo, hindi naman yung binibigla para hindi po bumagsak yung merang natin. Okay, siyempre gumagawa lang tayo ng bubbles dyan, no? Yung mga parang foam. O kung bubuhos nyo po lahat yan, pabagsak po yung foam nyan o yung merang natin. Okay? So, yun po. So, balik tayo sa ating sa ating mixer. So, lagyan naman natin yung gatas. Tuloy-tuloy lang po yan. So, both side naman may gumagawa. Actually, tinuturo po natin sa student natin yan. Share din natin sa inyo para at least makapagawa rin kayo ng Japanese cheesecake. Ang dami nagre-request niyan pag pinapost ko yan. Pahingi po ng recipe. So, yan. Nilagay natin yung ibang ingredients. Salt. Okay. Yung cornstarch. Alright. So, dahan-dahan lang. Unti-unti. Dinalagay natin lahat ng ingredients. Yan. Cornstarch po yan. Alright. Yan, dahan-dahan lang po yan hanggang sa lahat po ay mailagay na lahat ng mga ingredients. Ayan. Ayan, medyo inubo tayong konti. So habang namang minimix natin yung dalawang merang at saka yung cream cheese, mag-preheat naman tayo ng oven. Okay, 160 degrees Celsius. Maglalagay na po tayo ng water para yung water po uminit. Okay, huwag mo natin ilalagay na hindi mainit yung tubig. Okay, so ayan, isasara na natin. Tapos lalagyan natin yung ring para hindi po natin pinapatong yung cheesecake dun sa tubig. Sa ibabaw lang talaga siya, hindi siya sa nakalubog sa tubig. So ayan, pagkatapos ng dalawa, ipopold natin yan, yung merang at saka yung ating mixture ng cream cheese. Pinopold po natin yan, dahan-dahan, hindi po natin yan binibigla. Okay?
Yan. Kung mapapansin nyo, pinupold po yan. So, discarte nyo na. Pwede naman kamayin. Mag-gloves na lang po kayo. Okay? Since marami naman silang gumagawa. May taga-hawak, may taga-ikot, may taga-fold. Okay? So, mas maraming kamay, mas maganda. Ayan, no? So, medyo napopold. Iwasan po natin, guys, na hindi siya mamix ng maayos. Ano? Doon po nagkakaroon ng burn. Kaya nga, kung mapapansin nyo yung ibang mga cheesecake pag ginagawa, dahil hindi naayos ng pag-mix, nagkakaroon ng burn yung area o yung mga sunog. Hindi pantay po yung ano niya, yung luto. I mean, yung ibabaw niya, parang may sunog na guhit. Yung iba naman, hindi naman sunog. Pero para sa masyang temperature. Because, hindi po siya na mix ng maayos. May mga puti-puti pa siya. O yung iba naman ay hindi puti, yung parang medyo dilaw. Okay? So, yan. Tuloy-tuloy ng ano niyan, pagpo-fold niyan. Dahan-dahan lang yan. Okay? So, gagawa na natin ng sounds. Ten-ten-ten. Ten-ten-ten. Wala tayong music kasi ang daming nagsasabi lagi, nagko-comment, patanggal na lang yung music kasi hindi nila maintindihan yung sinasabi ko. Yung procedure yan, no? Danda lang siya, iniikot niya ng iniikot niya, pinupold po natin yan. Okay? So, tsaga lang po talaga kasi kailangan niyo po mapold na maayos and ubusin niyo, sayang naman yan. Pag na-fold na yan, so lagay na natin sa ating, ayan, lutuan, okay? Lutuan natin ng cheesecake. So, ang gamit ko niya spring foam, ano? Alright, yung may spring. Ayan. Pwede rin hindi. Kung depende sa inyo, kung paano nyo, ano, depende sa mga sizes yan eh. Since naman ang purpose ko lang dito ay ituro. So, yan po. Nasa ano kami, sa malaki. Okay, so then, pantay-pantay na po yan. Bababa naman yan eh, yung medyo ano na yan. Tapos, ilalagay na po natin yan sa oven. Okay, so, na-preheat na natin yung oven natin. Okay, kung mapansin nyo yan, oh, nilagay natin 160 degrees Celsius. Okay? And then after umabot siya ng mga ano, mga isang oras 'yan. Okay, kung mapansin niyo po, guys, medyo may ano, medyo may nabitak. Kasi naigahan po siya talaga, no. Naigahan, nakalimutan namin na gumagawa kasi kami ng Japanese soft cake. So nakalimutan namin medyo naigahan siya ng tubig. So wag po natin pabayaan na maubos yung tubig niya. Lagyan po natin ng lagyan. Pero siyempre, pag naubos, ang ilalagay nyo is yung mainit na tubig para hindi bumagsak yung temperature ng oven, yung loob. Pag bumagsak yung temperature ng oven, is papangit po yung quality ng ating cheesecake. So yan, dine-decoration na natin. Depende na sa inyo kung anong paano nyo i-decorate. Kami kasi fresh berries, strawberry, okay, blueberry, alright, red berry yan, mga berry-berry yan, kaya ang tawag natin niya, berry-berry cheesecake. O iba-ibang berries yan. And then, nilagyan po namin ng, ano, ng icing sugar, at saka choco powder or cocoa powder. Alright, so yun lang po guys, ang mga recipe or ano, mga sukat niyan, nasa description lang po. Kopyahin nyo na lang, screenshot nyo, then follow nyo lang tong method na to. Guys, very important po yung technique. Okay? Marami ho nagpe-fail dyan sa Japanese cheesecake. Okay? So, yun po. Huwag nyo pong kalimutan na bilang kung nagustuhan nyo itong ating video na to, paki-like naman and paki-share. Okay? Huwag naman kayo mag-send ng star. Hindi, joke lang. So, yun lang po guys. So, maraming salamat po muli. Si Chef Francis at sa lahat po ng laging nanonood at sumusuporta, maraming salamat. Sa hindi naman sumusuporta niyan at nanonood lang, hindi pa rin naman nagpapalo, maraming salamat din. At least pinapanood niyo pa rin ang ating paggawa ng mga videos at mga tutorial natin. Hanggang sa muli. Bye-bye!